Mina. Hi, Team Ina. Ano nang ito mga guwapong mga pamangkin. Ano nang ito? Ito naman si Kazen. Ayun no, ang guwapo nila. Ano na ito naman si Ashley. Ayan, naman siya lang. Ano nang ito? Pasyal lang, pasyal lang. Ano ito? Number one? Oh, yan, yan. Naglalaro sila. Number five. So, ang magiging topic po natin dito eh, magtatanong-tanong lang po tayo kung ano mga pinagagawa nila ng bakasyon o quarantine time. Yan. Itong si Ashley. Ayan, ang guwapo niya oh. Anong gusto mo? Guwapo? Ang guwapo niya oh. Ayan. Mayopi, tanong-tanong lang tayo kung anong mga pwedeng masagot niya. Ano, Ashley, ano naman pinagagawa mo nitong quarantine time? Wala po. Exercise, ganun. Jogging-jogging po dyan sa bukit. Baka naman madalas kang lumabas. Eh, alam mo naman na quarantine time na yon. Bawal yon. Opo. Ay, kunti lang po. Anong kunti? Anong klaseng kunti yan? Kapag may papabit, ganun po. Nagsasabi ka ng totoo. Kasi marami pa rin yung mga kabataan ngayon na kahit pinagbabawal ng lumabas dahil sa quarantine na bawal makisalamuha sa maraming tao kasi hindi natin alam kung may mga dalang sakit yan o wala. Kaya sa pag-iingat po natin, mas magandang sa bahay na lang talaga mag-stay. So, ano pa yung mga natutunan mo ngayong bakasyon? Bakasyon, parang bakasyon dahil wala namang ginagawa yung mga tao. Ano po? Wait lang po. Okay lang yan. Parang ano lang to. Pintuhan lang. Ito naman, susunod dito. May akong sumagot. Hindi, huwag ka mahiya. Huwag mo ako ikutos. Huwag kang mahiya. Ito, parang usapan lang natin magkakapatid, magpipinsan, magpapamangkin, apo. Yan. Ano? Ayan, pit niya, pit. Ano? Mga natutunan po? Anong mga natutunan mo ngayong pandemic? Walang pasok, hindi ka nakakalabas. Ano po? Kailangan po nating maging responsible na kailangan pong sumunod sa mga sinasabi po ng gobyerno. Anong klaseng ano yan? Rules? Ano para, yung ano yung pinapatupad na hindi dapat gawin ngayon? Na huwag po masyadong maglabas, lumabas ng bahay. Para makaiwas tayo sa sakit. Lalo na ngayon hindi natin nakikita yung kalaban. Tama yun. Ano pa yung natutunan mo bilang isang estudyante? Nag-aaral ka ba habang bakasyon? Ay, kunti po. Kunti. Yung kunti na yan, malamang hindi. Kasi mga kabataan yan. Pasyal-pasyal. Tapos ano pa? Itong dalawang bata, kumusta naman paglalaro niya? Kumusta? Ano pa ang pwede natin? Baka may gusto kang sabihin. Sa mga kagaya mong kabataan pa. Na kailangan po natin sumunod sa mga sinasabi po ng mga nakakatanda na huwag mong labas ng labas. Sana totoo yan. Kasi maraming nanonood dyan. Maraming mga kabataan dyan nanonood. Ano pa ang pwede? Yung pwede mong ma-share sa mga kapwa mo, kabataan. Hindi lang naman kabataan, pati patatanda, bata, ubing. Ganun. Para may makuha silang aral sa'yo. Ganun. Ano pa? O di, mag-shout out ka lang muna. Baka may gusto ka sabihin. O di, magsabi ka lang. Parang kwentuhan lang naman to. Okay lang ba yun? Ano pa? May talent ka ba na habang bakasyon, walang ginagawa, ginagamit mo? Kunyari, yung mga iba kasi marunong mag-gitara. Ngayon, mas lalo silang natututo mag-gitara. Mga ganyan. Yung mga magaling kumanta. Kanta-kanta po nila. Ganun. Kanta-kanta po dyan sa bahay. Ano pa ang pwede nating may share sa ating kapwa? Sa ating mga manunood dyan?
Hi dyan sa mga kabataan dyan na nasa bahay lang, tama yung ginagawa nyo para makaiwas kayo sa sakit sa COVID-19 na yan. Kasi hindi natin alam nga kung sino yung may hawak na, kung sinong carrier niyan. Hindi natin alam kung sino yan. Kahit masigla ka na tinitignan kanila, hindi mo alam kung may dala na pala silang sakit. Kaya mag-ingat lang. Ano pa ang pwedeng i-share sa mga kabataan? Siyempre kabataan kasi, yung mga kaedad mo nga. Ano pa? Yung mga kaibigan mo, pupunta sila dito. O bawal din yun, bawal. Wala po. Boring, chay. Boring po dito. Boring. Oo, tama yan. Boring yan. Ah, so, paalaala lang pala. Nadoble po yata yung case ng ano natin ngayon, yung sa health. Yung marami nang na-depress dahil sa quarantine na nangyayari. Hindi nakakalabas. Walang trabaho, walang pagkain. So, nadoble po yung healthcare po natin. Yung kumbaga yung hospital po ng mga kwan health center. Basta yun po, nadoble na daw po yung lagayan ng mga pasyenteng ganun. Yung mga nade-depress po. Kaya, ang gawin po natin para hindi tayo ma-depress, gumawa po tayo ng mga iba't ibang, kunyari, yung mga trabaho po dito sa loob ng bahay. Kung gusto yung magtupi maghapon, magtupi po tayo ng mga damit. Ganun. Maglinis. Isa ma-depress po tayo. Huwag po natin hayaan na magaya po tayo sa mga napasok na po dun sa health na yan. Health center. Ano bang tawag nila doon? Anong tawag? Health. O, basta yun po, yung mga nadidepress po ng mga tao. Kaya huwag po natin hayaan na ma-depress po tayo. Lumapit po tayo sa Panginoon para siya po yung kakapitan natin sa gitna ng kagipitan. Diba? Kasi hindi ka nakakalabas, walang trabaho, walang pasyal-pasyal. So yung mga tao talaga, depressed na. Kaya ingatan po natin yun. Ano pa? Ganun na po. Ano pa pwede? Sa mga nanay dyan na, di ba yung halimbawa, yung mga anak nila nasa school, ngayon, kayo nang magtuturo sa inyong mga anak kasi nasa bahay na. Hindi na sila pwedeng pumasok muna sa school dahil bawal. So, yung mga trabaho ng teacher, kayo nang gagawa ngayon, turuan nyo yung mga anak nyo. Ganun. Sa mga nag-uopisina naman, syempre bawal. Walang nakakapasok sa ibang office. Mga work from home, yung mga yan. Yung iba. So, nakaka-depress talaga, nakaka-stress. Maraming trabaho, maraming inaasikaso ngayon. Bukod sa maraming mga problema kinakaharap, stress pa yung mga tao. So, may idadagdag ka pa ba? Para sa ating mga manunood dyan. So, baka may gusto kang sabihin na wala na. Ay, hanggang doon na lang po kasi parang kwentuhan lang po kami kasi kakakarating ko lang dito sa bahay. Maraming salamat. Bye. Bye-bye po.